Hi guys, good morning. Ngayon ay July 31 and ngayon ay nandito ako sa pharmacy at tayo ay mag-a-arrange ng mga napamili dito. Ilalagay natin yan sa gondola. Yun ang gagawin natin. And tutur ko rin kayo sa butika. So kung gusto niyo yun, please keep on watching. Siyempre, tatlo yung branch, kailangan maghati-hati sa schedules. Kaya ko naman mag-isa, dito lang muna ako. Kaya ko naman mag-arrange. Tara, mag-arrange na tayo. Guys, ito po ay mga generic. So, meron tayong Simdex para sa sipon, lagnat, antihistamine para sa allergy, Co-amoxiclav antibacterial, tapos yung Mefenamic for pain, and yan, mga alcamporado, and yun, i-arrange natin yan dito, sa gondola na dito, para sa mga syrup, and doon, para sa mga counter irritant. Ah, focus, yan, i-arrange natin yan doon, yan, ayaw mag-focus kanina, pero yun. Tapos, dito ko pala nilalagay yung mga supplies or yung mga stocks na paglalagyan ng mga to pag naubos na. Yun. Explain ko mamaya kung paano. Panoorin nyo muna ako. Gaya nito guys, paracetamol for fever. So, ilalagay mo siya kasama yung mga pang for fever. Esomeprazole. So, wala tayong stock dito sa taas. So, kailangan natin lagyan to para in case na may maghanap, may ma-re-recommend agad tayo. Papakita ko naman yung sitwasyon dito sa baba. So, ito, kailangan alphabetical. Sunod-sunod yan alphabetical para kung in case man maubusan dito sa supply sa taas or yung stock sa taas, madaling marirefillan, alam agad kung nasaan or saan pwede siya nakalagay. Yun nga lang, ang problema ko ay masyadong marami yung amoxicillin and Mefenamic. So, kailangan nating mag-usod ng mga products para maisingit natin sila. Okay, gawin natin yun. Guys, nilipat ko kayo dyan para mas makita nyo kung paano ko siya tatanggalin and ilalagay ulit. Okay, so dito tayo sa M, Mefenamic M. So, kailangan matanggal ko to or mabulwas ko to para malagay yung Mefenamic. So, karamihan din siya. Kaya, ilalagay natin siya. Tatanggalin natin yung ibang A dyan. And, pagsasama-samahin natin sila ng maayos. And so, yun pa rin. Tapos na. Yung alcamporado, ilalagay natin dito. Sa mga pampahid. Diba? So, yan. Sama-sama sila dyan. Okay. So, yun. Na-arrange na natin sa kanilang mga lalagyan. And tapos na din yung box. Kita nyo ba? Yan. Tapos na. So, tutupiin natin yan and ilalagay dun sa labas para mamaya for disposal na yan. Ang sunod natin na gagawin ay lapit na mukha ko. Ito. Kita nyo ba?
Rexona daw. Lalagay naman natin yan dun sa lagayan ng mga supplies. Diyan. Diyan natin siya isisingit. Ngayon, kailangan natin magtanggal ulit and maglalagay tayo ng panibagong space. Dito, kasama yung mga Rexona yan. Nakikita nyo ba yan? Para mag-uusod tayo para malagay natin yung ibang mga Rexona. End of. So, ito yung mga Rexona. Teka. Ayusin ko kayo para hindi kayo... Yan. Ito yung mga Rexona. So, itong tawas, iuusod natin. Siguro, itong milk yan. Okay, may bibili. Wait lang. Yes po. Sa inyo, ma'am. Pagkakano may trombolol? Anong milligram po? 15? Na-stop ako kasi may bumili, pero yun. May papakita ko din sa inyo kung paano pag may bumili. Ito muna tayo. Mag-arrange muna tayo ng stocks. Namang Cetaphil. Lalagyan natin siya sa pang baby. Ang mga pang baby natin dito. Sama-sama sa bedyan. Siguro itong Serilab. Isip ko na lang dito. Ayan. Then itong Cetaphil. Lalagyan natin dito. Para kita talaga siya. Diba? Skin types, tsaka yung baby wash and shampoo. Yan. Sunod naman, tingnan natin kung may gagawin pa tayo. Okay, so ito yung mga iba pang natira. For stocks lang naman yan. So ilalagay ko na lang yan sa ilalim. Ito yung sinasabi kong ilalim. Pwede natin siyang paglagyan. Tal may mga space pa naman siya. Diyan natin ilagay yung mga hindi pa nati-display na deodorants. Kaya nito, diba? Marami siyang efficacent doon na nakalagay sa display. So dito muna siya nilagay kasi sobra naman yung space and may marami pang bakante dito. Pwede pa natin itong paglagyan. Na natin to. Lagay na natin siya. And lagay natin siya dito. Dito sa taas. Para magkaroon ng kulay dito sa taas. Ayan. Tapos na nating ma-arrange yung mga kailangan nating i-arrange. Okay, wala na. So ngayon, itutour ko kayo sa butika. As you enter the butika, syempre, ang mga customers sa labas lang naman. And papakita ko na lang yung picture ng outside view para makita nyo kung anong tsura sa labas. Pero sa loob, ito po siya. Ayan. Kaya po may mga balloon kasi kaka-blessing lang po. And ang nag-bless po na sa amin ay si Lola.
itong stocks dito sa side na to ay puro supplies. Nakikita nyo, nandyan yung mask, yung mga tea, gatas, kape, and iba pang stocks na hindi pa sure kung anong ilalagay. Pero as of now, yung mga sobra-sobra, dyan muna nilalagay. Gaya nito mga alcohol. Yan. Dyan sila nakalagay. Next. Dito naman sa pinakita ko kanina, na gondola sa harap, yung nakikita ng mga tao, yung lagi nilang hinahanap. So, mga pulbo. Yan, sama-sama sila. And yung mga tabango. Tsaka dios. Pangkulay ng buhok, sama-sama din. Okay, so tapos na tayo din dito. Pakabilis lang siguro ng tour na ito. And yung mga nasa taas, yun yung mga fast moving or yung laging nabibili, laging biglang hahanapin ng tao. Kaya na, meron ba kayo nito? So, mapapakita na agad. Ganyan, tiki-tiki. Potency. And Celine. Tapos, yung mga pang herbal supplements or yung mga food supplements pala para sa lamunan, gaya ng tolak alin and lola remedios tsaka strepsils. Dito naman sa side na to, pinakita natin yung mga klase ng alcohol na meron tayo para hindi na kukunin pa dun sa likod na sinasabi kong lagayan ng stocks. And ito, nilagay lang natin siya dyan kasi ito, para makita yung mga reading glass natin. Dito naman tayo sa gitna. Okay. Sa gitna, gaya na sabi ko kanina, dito sa taas, lahat ng mga pangbata, panglalaki, tsaka pangbabae. Gaya na. Pills. So, syempre, sa mami yan. And yung mga Cetaphil and oils sa pambaby, gatas. Yan. Lahat yan para sa pamilya. Dito naman tayo sa baba. Okay. Bakit may biofit doon? Kasi bukas na to, malilito lang. Pag kumuha pa doon ng bago, baka hindi alam kung saan yung bukas. So, nilagay na lang siya dyan. Kagaya nitong bigger line, nilagay na din dyan para at least hindi na kukuha ng bago. Hindi mabubuksan yung mga buo pang stocks, diba? Hindi marami mabubuksan. Okay, dito tayo sa syrups. So, lahat ng syrups dito ay branded. So, andyan yung pang-ubo. So, sama-sama din sila. Ascoff, Plenex, Robitussin, Membactidol, Benadryl, Expectorant. Tuwan-tuwa sa akin ang mga manufacturers ng mga to kasi talagang pinapakita ko sila. Tapos, ayan, yung mga pang-sipon, pang-lagnat. So, sama-sama lahat ng syrup ng branded dyan sa harap. Kasi yun naman yung mga hinahanap agad ng tao para madaling makuha. Yan, mga supplies to. And, yun. Colgate. Next, ikot tayo. Ay, nahulog ka. Ayun na nga, sinasabi ko pag nadanggil. Okay. Next, ito naman. Ito, kung makapapansin ito. Kay Benji yan. Yan naman ay yung i-display dun sa labas para merong coffee vending machine. Yan. Okay, dito tayo. So, yan. Ito naman yung mga branded na tablet or capsule. So, sama-sama din yan by classification. Paano classification? So, ito. Paracetamol, lahat yan. Panglagnat, pang-sipon, pang-ubo. Sama-sama lahat sila. Ito, pang-ubo. Gaya nito. Fluimacil. Solmiox, Plenex, Ascoff, Tuceran, Robitussin, Sinicod. And ito naman, yung mga nasa baba ay for pain. Yung Alaksan, naisama ko sa taas kasi may paracetamol naman siya. And fast moving siya, so sa taas na lang para hindi na ako yuyuko pa. Diba? Ito, i-arrange ko pa pala siya mamaya kasi wala pa siyang lalagyan. Pero ointment yan, dapat dun yan sa harap. Okay, ikot tayo, ikot, ikot, ikot. So, dito sa taas, lahat to ay branded or generic na vitamins. Yan, makikita yung, or supplements. Alam, pag may naghanap ng supplements or vitamins,
kita na agad na nandiyan siya sa side na to. Baba tayo. Dito naman tayo sa baba. Ito naman yung mga branded naman na iba pa. Gaya ng pang-allergy, Celestamine, tapos pang laxative, gaya ng Senocot, Dulcolax, and kung nagtatae yung bata, may Hydrate tayo, may Ursiflora, Loperamide, and sa chan, antacids, tsaka panghilo, anti-vertigo, bonamine, and amoxicillin, amoxicillin. Pinagsama-sama ko na lang sila para yung sa baba nila ay puro stocks naman. So, yung gabis ko nandyan, pero andito din yung iba. Then sa pinakamaba, wala pa tayo mailagay kasi kulang pa naman yung mga stocks natin. So, yung tubig muna. Ito yung medyo marami-rami kasi nga generics. Yung mga generics na yan, nakalagay na din kung para saan siya ginagamit. Right Med. Lahat ng Right Med, dito ko pinagsama-sama para may Right Med ba? So, ito na. Sama-sama na sila. And then, antibiotics, sama-sama na din. For cough, sama-sama na din. For allergy, antacids, and yung for fever, or ubo, sipon, ay, for sipon, pinagsama ko na dyan para iisa na lang. For pain, antithrombotics, for gout, for diabetes, anti-epileptic, and anti-hypertensive, and para sa cholesterol. Depende sa may-ari or discretion na nagpapalakad ng butika kung paano arrangement nila. Meron kasing alphabetical nila ina-arrange. Pero sa akin, para dito, prefer ko ang four classification para in case man may pangganto kayo, madaling mahanap. Diba? Okay, next dun tayo sa baba nila. Bakit hindi ko sa taas nilagay yung syrups sa baba? Para in case man mahulog siya, malapit lang, hindi agad mababasag, diba? So, dun sa baba na lang sila. Tatanungin naman ng customer kung meron nito o wala. And then yun. Hanapin na lang natin. Gaya nito, nilagyan ko rin sila ng classification. So, ito, for colds. Itong for allergies. So, sama-sama din sila. Silang tatlo. Cetirizine, chlorphenamine. Itong dalawa, ang hirap na kasi isingit ng classification. So, di ko na nilagay. Konti lang naman sila. Yan, so, dyan na lang sila. Isiningit ko na lang. Pero for fever, ito po yung tatlo. 125 mg by 5 and 250 mg by 5. Tapos pang bata, pang baby. Next is for cough. For pain, sinama ko na siya sa antibiotic kasi limited. Lagi naman binibili yung bawas ang ngipin ng bata. May reseta na amoxicillin and may Finamex. So, pinag-tikit ko na sila kasi yun din naman yun. And, madali naman malaman pag nasanay na. So, yan. Ito yung mga antibiotics. And, sa likod pa. Yan yung mga bagong dating kanina na nilagay ko lang sa likod. Kadugsong na niya para makain din yung space sa likod. Supplements. Sama-sama sila, branded and generic. So, yan. Dito tayo sa unang upuan. Okay, ito po yung system. And sa kabila ay yung table ko. Yan, dyan ako nakaupo. Tapos, ano pa ba? Dito naman, sa likod pala. Ay, dyan naman yung mga diaper para madaling makita. So, again, kulang pa yan. Happy at saka Pampers pa lang. Wala pa ngayon mararaming Pampers saka maliliit na Happy. And yung lampin, 3-4 pa lang. Pero, ang mahalaga, meron na. So, kung anong hanap pa ng customer, yun yung bibilhin pa natin. Diba? Okay, next. Dito tayo sa CR. Okay. So, meron tayong bukasan dito. Buksan natin yan. So, ito yung CR. Thank you kay Mama sa pagpapagawa nito. And, lagayan yan. So, para meron tayong hugasan dito. Okay.
And thank you din kay Papa sa pag sa pag bibili ng mga lagayan natin para meron tayong stakan. So, yan. Okay. Yun lang naman. Wala namang iba, pero ay, yung permits. Wait lang. Okay. Yung permits pala, dun ko ilalagay. Nakikita nyo yun? Yung plaka. So, dyan ko ididikit. Di ko palang nadikit pala. Pero, dyan yun. Kasi kaka-blessing nga lang namin isang araw. So, yan. Dyan, ididikit yan para, ano yun sabi sa batas? Conspicuous place. Kita lang mga tao. Yung ito ating mga permit. And, halimbawa, ay, pero Xerox lang dyan. And then, yung original, dito natin ilagay sa akin para at least kung may mangyari man or may maghanap, andito lang sa table ko. Hindi siya baka mamaya mabasa or masira, at least, diba? Nasa akin yung original. Okay. Yan lang. Wala na akong itutur sa inyo. Ano pa ba itutur ko? Yan lang. Wala na akong matutur pa. Pero yun, napakasimple lang po ng ating butika. Pero at least, diba? Meron. And salamat po. Kasi binabiyayaan tayo ng ganito. Kaya nito ngayon, wala tayong magawa, so tayo'y kumain. Walang pagkain. Tada! Dala ni Benji kanina. Okay. Kainin natin ating sampalok. Habang nag-iin tayo. Pag ganitong umaga, ano oras na ba? Mga 10:15. 10, 11, 12, ganyan. Walang masyadong tao. Siyempre, mga nasa trabaho. Tapos, hapon talaga ang busok. Tsaka gabi. Guys, merong package! Merong package! Kaya ako ng maps. Merong package. Ta-da! Kaling Lazada. Yung in-order ko. Siyempre, kakanood sa YouTube. Ayan. Na-influensyahan ako. Si 6 na. Kita niyo naman sa labas. Dilirin-dilirin na. And yun. Nakapagbenta-benta na ako. Nakalimutan ko na kayo. Sorry. Kasi pag may dumadating na customer, syempre, naunahin ko sila. Yun. Galing na dito sila, Papa, tsaka na, yung tita ko, si Mami, and dinalhan nila ako ng, teka, tayo muna kayo. Good evening. Nakauwi na kami sa bahay. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko sinara yung butika and kung ano man yung mga ginagawa ko pa doon kasi napakarami kong bit-bit and wala naman akong kasama doon. Kaya, yun. Salamat sa
panonood ng vlog na to. Nakita nyo na kung ano itsura ng Mahada branch namin. And salamat sa panonood. Thank you.